mga ka-turtle, ayan, sisilipin natin yung yamang dagat ngayon. Papakita ko sa inyo kung ano ang mga nilalaman dito sa ano ba ito tawag dito? Dalampasigan. Punasan sa amin. Bisaya. Punasan. Ayan, iisa-isahin ko yan sa inyo mga ka-turtle. Medyo maganda yung takbo ng panahon. Maaliwalas. Hindi mainit, makulimlim yung panahon, parang tingin ko mamaya mga 5 PM yata siguro, uulan ito. Mag-iikot ako dito mamaya mga ka-turtle, manguha ako ng shields, yung mga talaba, yung klaseng mga pagkaing halang dagat, lamang dagat pala, yan. Yung kasama ko, ando doon pa siya. Nando doon siya sa bandang yun, no? Nando doon sa bandang roon. Yung kita nyo yung may umaapoy, siya yung nag-iihaw siya ng isdang bangus. Tingnan nyo mga ka-turkey, ang daming tao doon sa kabila. Nangunguha po sila ng lamang dagat para panglamang tiyan din. Yan, nilalagay sa loob ng tiyan. Actually, matamlay ako sa araw na ito. Hindi, tatlong araw na pala ako matamlay kasi medyo may nararamdaman ako sa katawan ko. Dito nagkaroon ako ng bukol. Pero ano lang to, parang stress lang yata to or sa sobrang pagod, ganun. Yan, ngayon sisimulan na natin maghanap mga ka-turkey, okay? Ayan na mga ka-turtle, maghahanap na tayo at sasabihin ko sa inyo kung ano yung klaseng shells ba yan or ano ba yan, mga insekto ba siya ng dagat, ganun. Yan o, may mga insekto dito na yan o, nakikita niyo yan, parang bulate. Yan po ay ano, yan po ang mga kinakain ng isda. Pamain po yan ng ano, yung pag nangunguha ka ng isda, sila yung kukunin mo para ilagay mo doon sa ano bang tawag doon dito sa amin, taga ano ba yun, bingwit. Yan, ito din po, ito yung tinatawag na yan yung may matinik na katawan. Ang tawag dyan dito ay luaw, parang sa Tagalog yata, talaba, ano ba yan, di ko ano basa. Yung kinukuha lang niyan, yung taba niya sa loob, yung laman niya orange na puro, parang itlog siya. Marami yan dito, iba-ibang kulay. Oh, may kulay pink, meron namang brown, meron ding black. Ayan, oh. Ayan, oh, nasa ibabaw yung brown, oh, nasa ibabaw lang siya. Pwede lang siyang damputin mga ka-turtle. Ayan, ito po yung hitsura niya, oh. Kulay brown po siya. Bibiyakin po yan dyan sa gitna tapos sisipsipin yung laman niya. Yung iba naman, nanguha dito, ginagawa nilang hanap buhay. Yung isang baso yata nung laman nito, naghahalagang 100. Ano? Ting! Ala, naghahanap ako ng... Ano daw? Ayan na mga ka-turtle. Ito po yung kuha ko doon sa mga shields. Ayan. Ito po ay lumban. Ayan. Ito po ay liswit. Tsaka ito yung... May tawag dito, hindi ko alam. Nakalimutan ko na. Oh. Tami. Ito po ay i-ano namin. Yung tawag mo. Sabaw. Maglagay ng loya. Yan. Tsaka ito yung tawag dito sa amin ay tawkog. Ito yung kabibe. Ay, kabibi. Iba-ibang klase yung ano niya. So, parang susok. Pero, yun. Iba-ibang klase. Yan.
Masarap doon mag ano. Masarap doon mag ano. Yan, ito yung tawag na lipig. Tapos, meron pang ano. Ito yung tinatawag na suso ng daga. Ito pa. Ibang klase. Parang mag-shota ito ha, o magkadikit. Pareho lang yan sila. Lumban. Hugasan yan. Tapos, isasabaw. Lulutuin ang sabaw. Ito. Sigay na malaki. Suso ng daga. Yan, may maliit, may malaki. Yan ang ano natin. Hugasan natin yan ngayon. Tapos, iluluto na. Ayan, gumagalaw. Gumagalaw pa. Mga buhay pa kasi yan. Hindi ko siya na-vlog nung kinukuha. Gawa nga ng umulan na. Kaya hindi na siya na-vlog nung kinuha siya isa-isa doon sa dagat. Ayan. Ayan, uhugasan na natin yung shields. Ang tawag sa nila ay tinhason. Tinhason. Ayan sila. Yan yung tinhason. Mag-iinit ng kaldero, sabaw. Lagyan ng sabaw ng mga dalawang basong tubig. Tapos, papakuluan yung sibuyas daon, luya, tsaka yung ano, kamatis, kung may sibuyas bumbay, pwede rin, lagay doon para pampalasa sa sabaw. Actually, mayroon na kaming, ano yun, native na ano, dulaw, sa Tagalog, dulaw yata, tsaka tanglad yan. Iiniting yung ano, huhugasan ko muna siya ng yung malinis na malinis talaga na pagkahugas. Yan. Malinis na malinis talaga. Para pag niluto, sarap. Mamaya, pakikita ko sa inyo kung paano ito kainin. Pag tinanggal siya sa ano niya. Sa katawan niya. Dami, dami. Sarap, sarap. Alam nyo ba to? Gamot sa glitter. Tsaka gamot sa no, marami siyang maganda siya sa katawan pag kumain ka ng mga ganitong lamang dagat kasi nakakagaling siya pag may tonsil, pang gamot din siya sa tonsil pag ganun. Kaya linisin ng maayos para pag hinigop mo yung sabaw. Maganda ang ano nito sa katawan kaysa magkarne, magmanok. Yung manok, hindi na siya presko. Ito may tahong. Oh. Yan, may tahong. Ito, maganda to sa katawan dahil fresh na fresh. Ayan. Mag-ready na ako ng ano, sahong. Yan mga katutul, yung lutuan ko. Ano ba, nakikita ba? Parang hindi nakikita. Buksan natin yung ilaw. Ayan.
kumulo na siya, lahat ng ingredients kumulo na. Dito ang buhay sa bundok. Kahoy ang gamit, tsaka yung kalantina mo, bato. Ngayon, dahil kumulo na, ilalagay na natin yung shells. Tapos pakukula natin ulit ng 20 to 30 minutes. Kasi pag na-over siya ng overcook, hindi na siya natatanggal sa katawan niya. Mahirap siyang tanggalin nang hindi nababasag yung mga ano, yung mga ano niya. Ayan. Ay, ito siya, oh. Pipiliin ko lang, uunahin ko yung mga malalaki. Kasi ang hirap mo, ang hirap siya. O kakamayin ko na lang. Sana ba yung malaki, nasa ilalim din. Itatago eh. Kasi hindi mabubuhos pag marami. Ayan siya. Buhos na natin. Pang-tubig. Pero para dagdag sabaw, malinis naman yun eh. Tingnan niya yan. Tapos, siyempre, haluin-haluin natin. Para yung ano, yung parang bato ah. Para magkaroon siya ng lasa sa ibabaw. Ayan, okay na yun. Tapos, patakpan na natin. Bibilang na tayo ng 30 minutes. Ayan, luto na. Mga katorki. Banata na to. Sarap-sarap. Sabaw. Higop ng sabaw sa bundok. Sarap. Ganito yan eh. Tinatakdag yan. Ganun. Tatak-tak yan pag kinukuha. Ang tagal mo, ano? Ayun, o, oh, diba, ito. Sarap. Yan, thank you for watching, mga ka-turtle. Abangan nyo ang susunod na video na aking gagawin.